Hi guys, welcome back to another video. It's currently 4:39 and it's Sunday, July 24th. And eto nga, hindi ako mapakali for the past few days hanggat hindi ko naayos lahat ng mga gamit ni baby. Kasi honestly guys, ang kalat pa kung saan-saan pa nakalagay yung gamit ni baby and hindi ko pa naayos yung higaan niya, yung crib niya, yung mga diapers niya. Pero nalaban ko naman na yung damit niya, pero meron pang mga nagbigay ng mga gamit, so kailangan ko pa rin labahan yun. And ayun nga, I think I'm already in my nesting urge. Like, parang I have this energy na kailangan ko nang ayusin, linisin yung bahay namin, kailangan ko na ayusin yung mga gamit ni baby. Kasi nga, 36 weeks na ako in 2 days. Sa Tuesday, 36 weeks na ako and ayun, nag-worry ako na hindi ko pa naayos yung gamit ni baby. Dapat naman talaga around this time, ayos na lahat. Tapos, naghihintay na lang ako ng delivery niya. Like, kinoconserve ko na lang yung energy ko sa labor ko. Pagdating ng time na yon, samahan nyo ko guys na mag-organize ng gamit ni baby. And gustong-gusto ko talagang i-film to. Gusto ko rin nanonood ng mga organization videos, ganyan. So, samahan nyo ako. Ayan yung current situation ng gamit niya. So, eto yung diaper pail niya. And eto lang yung organizer cart. Actually, nakalagay siya dito sa side ng bed ko. But since eto nga siya, actually old cabinet ko yan, nung matagal na, nadala namin to dun sa bahay ng mama ni Jade and nag-move na sila. So sabi ko, pwede kong kunin tong cabinet na to para maging side table ko kasi nahihirapan din ako dito. Wala akong mapagpatungan ng mga gamit ko. So, ayan, tamang-tama siya dyan and minove ko na lang to dito. And then dito guys, yung magiging changing station niya. So, ganyan lang. Ang dami pa talagang kalat, oh. Tapos, ito yung crib niya. Naging tambakan na muna. Kailangan ko na ayusin yan. Pero bago yun, guys, ayusin ko muna tong mga baby stuff. Ayan, oh. Kita nyo ba yan? Yung maliit niyang crib na yan. Punong-puno ng mga kalat, baby stuff. And ito, may mga nagbigay sa amin. So, isort out muna natin to. And then, maglaba muna ako para habang nag-o-organize tayo dun sa loob and nalalaba na siya. I-haul muna natin to guys. Binigay ito nung pinsan ni Jade. Pregnant din siya and marami siyang sobrang gamit, extra gamit. So, binigyan niya kami, si Jessa. Thank you, Jessa. So, binigyan niya kami ng receiving blankets. Dalawa siya, magkamukha lang to. So, i-keep ko muna yung isa and ito, lalabhan ko na. Since magkamukha naman sila, hindi ko muna buksan to isa. Tapos, binigay din niya ito, oh. Snack and go. Convertible booster seat siya. You know. Para siyang high chair, pero nilalagay siya sa bangkuan. So, meron na kaming high chair, di ba? Ayun, oh. Nakita nyo, yan. Naka-setup na siya. But ito, ilalagay namin to sa taas. Para meron siyang gagamitin dun sa taas. Tapos, binigyan din niya kami ng ganito, guys, oh. Diba, ito yung pinakita ko sa vlog na bibili sana kami ng bouncer. But, yun yan, nagdalawang isip kami ni Jade. So, buti na lang hindi kami bumili and binigyan niya kami ng ganito. Basically, ganito siya guys. Na-assemble ko siya. Madali lang siya, pero yara nung kung tama to. Papacheck ko pa kay Jade. Tatanggalin ko muna tong mga ano niya. Ito. Yung cushion niya. And lalaban ko muna. Oh, meron pa palang ganito, oh. Lalagay siyang ganyan. But, lalaban ko muna siya. Para malinis pag ginamit ni baby. And ang cute kasi, mag-ano pa siya dun, oh? Magkakulay sa ano niya. So, ganyan lang yan. Tapos, ito, yung
sounds niya, lalagyan pa ng battery. Pala kong i-haul. Bigay to nila Ate Karen, yung family friend namin sa New Mexico and yung family niya. Si Ate Karen, si Kuya Mark, and yung mga anak niya. So, ito, giraffe. Toy ni baby. Ang cute-cute niya, oh. Galing to sa ano Bible Museum sa Washington, D.C. Tapos, binigyan niya kami ng colors in the Bible. Tapos, meron siyang card. Thank you, Ate Karen, Kuya Mark, Ate Margaret, and Kuya Marco. Thank you! So, okay na to, guys. Papadala ko na lang kay JD yan sa taas. Ito na guys yung side organizer niya sa tabi ng changing table niya. So meron lang ako ditong cotton balls kasi ayokong gumamit ng wipes all the time. Like pag may chance ako, let's say sa umaga or like pag may chance ako sa gabi, gusto ko na pag kunyari nagpoop siya, ang gagamitin ko is cotton balls at saka warm water instead of wipes. Ganun yung ginagawa sa Philippines, diba? So, gusto kong gawin yun. I think, makakaano din yun, makaka-help sa mga rashes. And then, dito lang yung mga, ano niya, butt paste, mga ganyan. Pang mga rashes. Mga kung ano-anong mga gamot lang din. And then, dito, wala pa ito masyadong laman. Kasi yung panglinis niya sa ilong at saka yung pang gupit niya ng koko nandun sa hospital bag ko. So, I guess dito ko siya ilalagay. I think bibili pa ako ng oil, mga ganyan. Baby oil, petroleum jelly pa, ganyan. So, dito ko siya ilalagay. So, meron lang siyang Aceite de Manzanilla. If Filipino kayo, gumagamit kayo niyan for sure. Or yung mga parents niyo, ginamit sa inyo. So, in-advisean ako nung pinsan ko na maganda daw yan for the baby. Pag winter time. Tapos meron lang siyang wipes dito. Marami pang wipes doon actually. Pero isa lang muna yung ilalagay ko dito. And then, eto may nagbigay sa amin ng lalagyan ng powder. So maybe bibili ako ng powder and dito ko na lang din ilalagay. Tapos nilagyan ko lang ng wipes. Isang wipes dito, hindi dalawa. Kasi para kunyari may warm water. May maliit akong lalagyan ng warm water. Dito ko siya ilalagay ba? Pag maghuhugas siya dyan. Tapos, dito sa pangalawa, meron lang siyang diapers. Tapos, dito yung nursing pads.
Tapos, mayroon ako dun yung mga tira kong disposable panties. Tapos dito, wala na ako masyadong mailagay. So dito ko na lang nilagay yung mga books niya, yan. Mga kung ano-ano niya. Tapos dito, ayan, yung mga diaper bags niya. So dito guys, sa side table ko, meron lang ako dito, ito, yung breast pump ko, dito ko siya nilagay. So, mas better siya kasi meron akong talagang lalagyanan. May space pa dito, meron lang ako ditong tissue. Tapos, ito yung mga madalas kong ginagamit. Meron akong lotion, efficacent oil, merong coconut oil, tapos deodorant, moisturizer. May katin ko pa ako dito. Kasi pag nahihilo ako, inaamoy ko yan pag minamigraine ako. Tapos ito lang yung mga belly oil. Yan, meron akong lotion again. Tapos lip balm. And then, meron ako dito mga pamoni. So, yan lang yung nakalagay sa side table ko. And meron pa actually akong pwedeng lalagyanan dito. Ayan. So, hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko dyan. But maganda siya kasi... meron pa akong mga extra storage dyan. So, ayan na guys. Finally, ayos na yung mga gamit ni baby. Meron na siyang tutuluyan pag lumabas siya. Ayun pala guys, yung mga ano yan, storage yung binili ni mama dati. So, ito wala tong laman, pero ito, nilagyan ko lang siya ng mga ano niya, like sheets niya para dyan sa crib, ganyan. Yung mga waterproof sheets, tas mga iba niyang gamit. So, dyan ko ilalagay yung mga extra gamit niya na hindi nakakasya dito. So, yun nga, maliit lang yung room namin dito sa basement. Pero okay naman, kasya naman kami. Napagkasya ko yung bed namin ni Jade. Tapos, ito yung bed niya. Hindi ko na siya nilagay dito. Kasi sobrang lapit lang guys, kitang-kita ko siya. Hindi na rin ako nag-bassinet kasi wala nang space. Hindi na siya kakasya dito. So, ayan na. Ayan na yung bed niya. Yun yan lang. Simple lang. So, meron siyang laruan dun. Tapos, yun yung changing table niya. And then, ito yung cabinet niya. Hindi ko alam kung napakita ko na sa inyo to, pero ipakita ko na rin. So, ayan na yung mga gamit niya na i-ayos ko na. Nalaban ko na yan. Ito yung mga damit niya. Dito naman, guys. And dito yung mga... blankets, yung swaddle niya, yan, tas mga bib, tas mga burp cloths, tas may mga medyas siya dito, yan, mittens, tapos dito, meron siyang, eto, receiving blankets or pangpaligo niya, eto yung iba niyang crib sheets, yan, meron siyang 2, 4, 4 na piraso yung extra pa, tas meron siya dito mga, yan, mga blankets, mga kumot, yan. So, nagkasya naman siya. Napagkasya ko siya. Ito na almost lahat ng gamit niya for... Ang nilabas ko lang ng mga damit niya, guys, is good for 0 to 3 months. So, mga hanggang pang 3 months itong mga damit na to. And ilalabas ko na lang and lalaban yung mga ibang damit pag, you know, kailangan na niya. And hindi na to makakasya sa kanya. And then dito, guys... Meron ditong, ayan, dito ko hinahang yung mga iba kong bags. Tapos yung mga mahahaba na damit. Then, ito may space pa dito. So, dito ko nilagay yung mga iba niyang damit. Like, meron siya ditong jackets, ganyan. Tapos itong mga to. Yan yung mga ibang clothes niya na pwede kong ihang. So, dyan ko na lang siya hinang. So, basically, yun lang yung gamit niya, guys. Hindi na kami bumili ng masyadong maraming mga extra damit, ganyan. Bumili lang ako nung going home clothes niya kasi gusto ko na, like, meron siyang, para picture namin siya pag, you know, naka-uwi na siya. And hindi na kami masyadong bumili ng mga extra damit, ganyan. Almost lahat ng damit niya, gamit niya, bigay lang talaga, guys. So, we're very thankful. And... yun nga, mabilis lang niya makakalakihan yung mga damit niya. So, I think okay na yung kung ano meron kami ngayon. 7 na guys, so kailangan ko munang uminom ng vitamins ko. Tumitigas na naman yung chan ko. So, magpahinga muna tayo.
Ang pahinga natin, guys, ay magtiklop ng damit. So, tapos na ilabahin ko na una. Yung dinadry ko na lang is yung mga stuffed toys na binigay nung lolo niya. So, nilaban ko siya para mailagay ko siya dun sa may nursery niya. Guys, Thursday na ngayon, July 28 and 4:49 PM na. Hindi ko natuloy yung vlog nung Sunday, I think. Ako nag-vlog, nag-start mag-vlog, pero hindi ko siya natapos kasi sumakit yung likod ko, tapos nag-try ako mag-vlog nung the next day, pero ang sakit talaga ng likod ko, so hindi na ako nakapag-vlog hanggang ngayon. So, eto yung box ng stroller niya. Dumating na to, matagal na, pero hindi ko pa siya mabuksan-buksan. So ngayon, kailangan ko na siyang i-assemble. So eto na siya, guys. Kinita itsura niya. Medyo mahirap siyang i-assemble para sa akin. Pero, madali lang siya actually pag na-figure out mo. So, ayan, ganyan siya, guys. Maganda siya kasi ang lalim nung lalagyanan niya. Kunyari, nag-grocery ka, kasama mo siya. Or nag-shopping ka. Marami kang malalagay dyan. Tapos, eto na yung single na upuan. So, pwede mo pa siyang dagdagan ng isa. Like, nabababa, I think nabababa yan, pero hindi ko pa siya alam for now. Hindi muna namin to gagamitin. Nilagay ko lang, tinry ko lang siya. May mga accessories pa tong kasama, ayun o. Like, meron siyang canopy, tas yung nilalagay dito, na tabanan. Pero, tatanggalin ko yan, tapos bumili kami ng eto. Ano naman yan, lalagyanan siya ng infant car seat. So, yan yung ilalagay ko dito para yung car seat na binili namin, yun yung ilalagay ko muna. Since car seat nga muna yung gagamitin namin. Ito na siya pag yung car seat yung nilagay. So, in order for us na malagay yung car seat, bumili ako ng car seat adapter. So, ano lang siya, separate siya binibili. And then, by brand siya. So, ito, Graco to. So, kailangan yung bilhin yung Graco na adapter. So, ayan. Maganda siya, sobrang smooth and hindi siya mabigat. Ayan. Tapos may brake din siya dito. Yan. Pag nakaganyan siya, hindi siya mamumove. Yan o, naka-stop lang siya dyan. Hindi siya mamumove. And then, i-unlock mo. Then, yan na. You can use one hand and it's just so easy. Ganda siya. So, nakahugas na ako ng bote, guys, and itatry ko tong dryer siya and UV sterilizer. Hindi ko pa siya natatry, so ngayon pa lang, first time. And tingnan natin kung kaya ko ba siya i-operate. Tapos, I think, so in-on ko siya, tapos I think lalagay ko lang siya sa auto. 22... I'm not sure. Yan, starting. Nag-start na siya. 22 degrees Celsius.
50 minutes. I think okay na yan. Try lang natin muna. Ng gabi, guys. And antok na ako. I don't know, pagod na rin ako kahit na natulog naman ako kanina, nag-nap ako. Pero ngayong third trimester talaga, sobrang bilis ko mapagod and sobrang kong antukin ngayon. So, yeah, natapos ko nang hugasan yung bottles niya. So, naayos ko na rin yung mga pang-pump ko, nahugasan ko na rin. And then, yung mga inassemble ko na like yung floor, play floor, yung laruan niya sa floor, okay na rin yun. So basically lahat ng gamit niya na-assemble na namin and mga 95% tapos na kami. I just need to complete yung hospital bag, tapos kailangan ko mag pre-register sa hospital, and then kailangan naming mag hospital visit, and then basically, yun na yun. Maghihintay na lang ako na lumabas si baby. I am currently 36 weeks and 2 days ngayong araw na to, Thursday. Sabi ng doktor, pwede daw akong manganak ng 1 week earlier. Pero, yun nga, hopefully, lumabas siya sa tamang time, yung prepared na talaga kami, like ready na kami. I think dito ko natatapusin yung vlog, guys. At sobrang late na rin. So, thank you so much for watching. I hope na enjoy yung itong video na to. And if you did, please give it a thumbs up. Please subscribe and hit the bell notification. Thank you guys. Bye!